Oh, ito po, kasama po natin sa Molino si Senator Carl Balita, number 6 sa balota. Senator Carl, nakita ko po yung bagong survey sa Publicus. Ang laki po ng tinalon. Ano po ang reaction niyo po dito? Nako, maraming salamat talaga. Yan naman po yung hinihintay natin na makatalon tayo ng pero hindi ko kinaya yung talon. Talagang ang ganda po, ang ganda. From ilan po? Well, basta yung dating 5.4 ay 12 ngayon. 12 na ngayon. Yung conversion more than double, tapos yung pong dating nasa 38. Eh ngayon po ay nasa, kung titingnan mo, pasok na po sa borderline ng 20. Wow. Based on ano ha. At may mga internal surveys kasi po, may mga territorial survey by region na awa ng Diyos ay pumapasok tayo. So ako po nagpapasalamat talaga sa taong bayan. Kasi nga po, siguro nagtatagumpay din yung sipag natin, yung team, tsaka yung message natin. Ako naman po yung nag-iisang teacher. Kauna-unahang nurse midwife, doktor po ng edukasyon, doktor ng humanities, saka talagang kampiyon po ng maliliit na negosyo. Palagay ko po nararamdaman ng tao na maisama man lang yung isang yon. Kasi 12 naman po, paano ba namang, wag nyo namang iwan yung teacher. Kasi kung gusto nating ayusin ang edukasyon, kailangan natin yung doktor ng edukasyon. Kasi may sakit ang edukasyon. Di po ba? At kung usapan naman pong kalusugan, may sakit din ang kalusugan, sino po ba ang pinakang malaking health human resource? Nurses yan. Kaya po sa akin, at sino ba yung kasama natin 24/7 pag may sakit? At sa public health, sino ba yung nasa front line? Di po ba nurses? So, huwag niyo pong pabayaan, ano ha? Kailangan ko po ng tulong ng lahat. Sana po magtuloy-tuloy ito. Hindi ko po hangad mag number one, pero walang masama. Pero ang hangad ko lang po talaga makapaglingkod sa inyo. Pangako ko po yon, isang professional na level ng paglilingkod. Yun lang po ang ipapangako ko sa inyo. Tingko, Senator Carl, importante lang malaman ng mga tao na tumatakbo kayo. No? Parang yun lang yung naging problema talaga. Yun daw ang susi. Mataas yung conversion. Maraming iba na ang taas ng awareness, pero mababa ang conversion. In my case, ay mababa ang awareness, pero ang taas ng conversion. Ibig sabihin, salimbawa po, sa 10 na tinanong, na alam, halimbawa, sa 100, pwedeng 10 lang ang may alam. Pero yung 10 yun, siyam doon. Pasok. Ibig sabihin ko ay mas maganda daw na problema yon, sabi ni Ambassador Banayo, kesa yung mataas ang awareness na mababa ang conversion. And I'm very, very happy. Pero syempre, hindi ako kampante at never ako magiging kampante hanggang dumating yung araw ng paghuhukom. Sana po, isama niyo po ako sa listahan para ako'y maligtas. Ito, final mga 50 plus days ng kampanya. So ano po ang mga plano ni Senator Carl Balita para po, of course, makapasok doon sa minimiti natin na Magic 12? Gusto ko ano ayokong maging personality-oriented yung campaign or popularity contest. Gusto ko platform-oriented. Tanungan po tayo ng ano ang alam dun sa larangan na nandun ang krisis, which is kalusugan, karunungan, kabuhayan. Sana po maging platform-oriented tayo, hindi person-oriented. Kaya po, kasi hindi ako kilala, gusto ko magpakilala, hindi ng pangalan ko or ng number ko, gusto ko magpakilala ng plataforma ko. At anong kaya kong gawin? Kailangan ng mga malalaking mga issue, hindi nyo kailangan magpapansin ng ano. Basic edukasyon. Halimbawa, pag-usapan natin, tama ba na dinagdagan ng 2 taon ng basic ed, may napala ba ang bata, may napala ba ang pamilya? Bagamat sinasabi ko na dapat 12 talaga yan. Ako po, I'm one with the Philippines, I'm one with the education sector to believe in K-12. But we have to make K-12 work. As to how we will make it work, ay hindi po ako motherhood statement. Gusto nyo, i-lecture ko pa yan eh. Diba? At saka ako po, ang pangako ko sa inyo, ako po yung magiging science-based. Magiging evidence-based. Kaya importante sa akin in the future, yung research. Hindi ako titindig hanggat wala akong evidence na yun ang gusto nyo. Laging importante sa akin yun. Thank you very much po. Salamat po. Hindi nga kalimutan, number 6 sa yes, Balota. Yes, Carl Balita po. Salamat. Thank you. So ito guys, kasama pa natin Sir Marvin De Belen ng Organized Transport Network Society. So dito po siya, kasama natin siya sa Molino. So sir, so bakit po si Isko Moreno ang napili ninyo? Actually, nung araw kasi hindi pa niya sinasabing tatakbo siya, no, bilang presidente. At meron kami naging issue sa no contact apprehension. So at least yun yung negative na nakita namin noon. Pero nung
napagbigyan naman yung amnesty ng no contact apprehension and then bigla siya nagdeklara. So eh, ngayon ay supportado na namin sila. No? Thank you very much po. So ano po ang mga sa mga miyembro po nila, ano po ang mga sinasabi po tungkol kay Isko Moreno? Ano? Actually may mga impact na talagang siyempre nabaon sila kay BBM eh. So unti-unti pinapaliwanag natin lahat ng mga magagandang nagawa ni Isko Moreno, no? Actually hindi naman tayo naninira sa ibang kandidato. Ang dapat lang ipakita natin kung ano yung kayang gawin ng isang tao, no? Yun yung talagang pinaglalaban ko sa grupo. Thank you very much po, Sir Marvin. Maraming salamat po. For power.